Ang sigbin ay isang uri ng halimaw na kinakatakutan sa ilang bahagi ng ating bansa. Ito ay madalas na bahagi ng napakaraming kwentong bayan na madalas nating naririnig at napapanood. Ayon sa Pinoy folklore, ang sigbin ay isang mythical creature na nagtataglay ng malalapad na mga tenga, matatalas na mga ngipin at kung lumakad ito ay patalikod. Bukod pa rito, malalaman mo raw na ang sigbin ay malapit sa iyo kapag ka may kakaiba at umaalingasaw na mabahong amoy sa paligid mo. Marami rin ang usap-usapan na ang halimaw na ito ay alaga ng mga aswang. Sinasabing meron din itong tagabulag kaya naman hindi ito basta-basta makikita ng ordinaryong mga mata. Sa episode na ito ay ating talakayin ang iba't ibang mga sightings at pag-atake ng demonyo yung mga sigbin sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ako po si Royzy, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng video, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ayon sa mga kwento, kung makakahuli ka raw ng isang sigbin, maaari itong magbigay sa iyo ng swerte. Marami nga ang usap-usapan na may mga mayayamang tao ang nag-aalaga at nagpapakain ng mga sigbin kaya sila nagkakaroon ng maraming pera. Itinatago di umano ng mga mayayaman ang halimaw na ito sa mga lumang banga na kung tawagin ay sigbinan. Sa kisame ng isang bahay sa lungsod ng Sagay, Negros Occidental, natagpuan ng naninirahan dito ang mga labi ng isang misteryosong hayop. Nagkaroon kaagad ng usap-usapan na ang mga buto at kalansay na ito ay maaaring ang kinakatakutan na hayop na kung tawagin ay sigbin. Dito na nagsimulang bumalot ang takot sa mga residente ng nasabing lugar. Ayon sa kwento ng may-ari ng bahay, halos 6 na buwan na siyang hindi makatulog ng maayos dahil nga sa ingay at kaluskos sa bubong ng kanyang bahay. Kapag maririnig na niya ang ingay na ito, sunod namang sasakit ang kanyang tiyan. Isang gabi nga ay hindi na niya natiis ang ingay kaya lakas loob niyang inakyat ang kisame upang alamin kung ano nga ba ang ingay na ito. Dito na tumambad sa kanya ang isang naaagnas na katawan ng isang misteryosong hayop. Nagtataglay ito ng maliit na bungo, may mahabang buntot at hindi raw nabulok ang balat nito. Ayon sa kwento sa kanilang lugar, matagal nang may gumagala na sigbin at di man ay inaalaga nito ng mag-asawang matanda. Simula raw nang magkasakit at mamatay ang mag-asawa, wala nang nag-alaga sa sigbin kaya naman dito na ito nagsimulang magparamdam at magpakita sa mga residente ng Sagay. Samantala, nang suriin ng eksperto mula sa Sagay City Veterinary Office ang buto ng naturang hayop, sinabi nila na ang mga ito ay labi ng isang Philippine Flying Lemur o kagwang na halos 6 na buwan ang namatay. Wakwak ang mga tiyan, lasog-lasog ang katawan at halos naubos na ang dugo. Ganito ang itsura ng kanilang mga alagang hayop na bumungad sa residente ng ilang mga bayan sa lalawigan ng Marinduque. Ang kanilang itinuturong sa larin ang maalamat na halimaw na sigbin. Noong 2019, binalot ng takot ang mga residente sa lalawigan ng Marinduque dahil sa sunod-sunod na misteryosong pagkamatay ng kanilang mga alagang hayop. Inaatake raw ng isang sigbin at pineperwisyo ang mga hayop na ito sa bayan ng Gasan, Mugpog, Buena Vista at Buwak. Ayon sa balita, ang mga hayop na natatagpuan nila ay kadalasang wala ng laman loob, may butas ang leeg at tila ba sinipsip ang dugo nito. Ang larawan na ito ay mula kay Rex Siena mula sa Buena Vista, Marinduque. Makikita rito ang dalawang hayop na natuyo na, wala ng laman at dugo at halos kalansay na lamang ang natitira. Agad silang nanawagan sa mga otoridad na imbestigahan ang sunod-sunod na pagpatay sa kanilang mga alagang hayop upang mabigyan ng linaw
kung ano nga ba talaga ang kumakain sa mga ito. Isa pang pag-atake ang nai-report din sa bayan naman ng Buwak sa Marinduque. Sa isang post sa Facebook, makikita ang mga patay na kambing na may butas ang leeg, may wakwak ang tiyan at labas ang laman loob nito. Ayon sa post, Sigbin Diomano ang gumawa nito. Ilan pang mga post sa bayan naman ng Gasan at bayan ng Mugpog ang nagsasabing may naganap din na ganitong insidente sa kanilang lugar. Sigbin nga ba o talagang may nananadyang pumatay sa mga alagang hayop ng mga taga Marinduque? Isang uploaded video noong March 2017 ang nag-viral sa YouTube kung saan sinasabing nahuli Diomano ang isang nilalang na tinatawag nilang Sigbin. Makikita sa 52 seconds video mula sa YouTube channel ni Mackens TV ang isang hayop na nakakulong at pilit na gustong kumawala. Pilit kinakagat ng kulay green na hayop na may matatalas na mga kuko ang kanyang kulungan subalit wala naman itong magawa. Sa ating pag-iimbestiga, napag-alaman na ang naturang video footage ay unang na-upload pala sa YouTube channel ng The Borneo Post Seed way back April 7, 2015. Ito ay isang clip kung saan isang strange creature ang unang namataan noong January 2015 sa isang palm oil plantation sa Indonesia. Ang hayop sa video ay isang uri ng sun bear na may sakit na alopecia o pagkakalbo. Ang kawalan ng balahibo ng naturang hayop ang naging dahilan upang akalain na kakaibang uri ito ng nilalang. Ang mga sun bear ay species ng mga oso o bear na matatagpuan sa Southeast Asia at isang endangered species na rin dahil kadalasan ginagamit ang kanilang apdo para sa mga traditional medicines. Samantala, ang nahuli na hairless sun bear sa Indonesia ay nai-report namang namatay sa cancer noong May 2015. Sa bayan ng Santander sa Cebu, may isang estatwa ang ipinatayo para sa mythical creature na Sigbin. Naitayo ito way back 1993 dahil noong panahong ito, marami raw mga sightings ng Sigbin ang nagpapakita sa lugar na ito. Para daw matahimik at hindi na manggambala ang nasabing nilalang, ninabuti nilang magtayo ng rebulto, alay para sa Sigbin. Ang estatwa na ito ay isang artist imagination upang bigyan ng muka ang nasabing mythical creature. Para sa marami, posibleng kamag-anak raw ng mga kangaroo ang Sigbin. Maaaring totoong nilalang o totoong hayop ito, subalit hindi naman ito nakumpirma. Although medyo nakakatakot ang kwento tungkol sa paglalagay ng estatwa na ito sa Pasil, agaw pansin naman ito dahil naging tourist attraction na ito sa ngayon at marami ang bumibisita sa lugar. Sa Cagbao, Tuburan, Cebu, isang nilalang naman Diomano na may ulo na parang sa baboy at tila ba katawan daw ng tao ang pumatay sa isang baka. Kagad na kumalat ang kwentong ito. Marami ang nagsasabing Sigbin daw ang nilalang ayon sa description. Ayon naman sa may-ari ng namatay na baka, bali raw ang leeg ng kanyang alagang hayop dahil sa pag-ataking ito. Pagkatapos ng mga manok, mga kambing naman ang nakitang patay sa Cagayan de Oro City. Gaya ng mga namatay na manok, hindi rin malaman kung anong hayop ang umatake sa kanila. Ang isang kambing pa nga rito, ulo na lamang ang natira. Ayon sa report, may laslas sa leeg at may sugat na tila ba kagat ng hayop ang mga kambing nang makita sa gilid ng ilog sa barangay Baikingon sa nabanggit na lungsod. Kwento ng may-ari ng kambing na si Victolosa, tinali niya ang 5 kambing sa gilid ng ilog pero patay na ang mga hayop na ito ng kanyang balikan at ang isa nga ay ulo na lamang ang natira. Ang ilang residente, hinihinala na Sigbin ang pumatay sa mga hayop. Duda naman ni Tolosa, buwaya ang pumatay sa kanyang alaga. Ayon sa kanya, kung malaking aso lamang ay hindi mababali ang paa ng isa sa kanyang mga alagang hayop
Inabisuhan naman ng mga opisyal ng barangay ang mga residente na huwag munang pumunta sa lugar kung saan nangyari ang insidente, lalo na ang mga bata, para makaiwas sa peligro. Pinababantayan na rin ng mga tanod ang lugar at mag-iimbestiga rin umano ang City Veterinary Office. Naniniwala ka ba na meron talagang sigbin? Para sa iyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel.